So mga tol, magandang balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po ng laban ng kababayan natin na si Michael Dasmariñas sa Cayman Islands para sa bakanting titulong WBF International Featherweight. Pinulbos nga po ni Dasmariñas mga tol sa round 1 pa lang itong si Eduardo Esquivel. Dalawang beses pang pinabagsak ng Pinoy ang kalaban. Unang bagsak na ito mga tol nang tamaan siya ng uppercut ni Dasmariñas. Nakabangon naman agad ang kontra pero hindi na binigyan ng pagkakataon ni Dasmariñas. Isang uppercut na naman po ang lumusot kaya nasaktan na naman itong kalaban mga tol. Sa pagpatuloy na pangdidimolis ni Dasmariñas mga tol, isang left straight na naman ang napaitama ni Dasmariñas. Grugi ang kalaban. Bumabato pa naman itong si Esquivel mga tol pero hindi makatama kay Dasmariñas. At nang makorner na naman siya ng Pinoy, isang counter left hand ang naipatama ni Dasmariñas sakto sa panganang ng kalaban. Parang poste nga po siyang nabuwal mga tol. Binilangan pa ng referee, nakatayo pa naman mga tol. Pero noong makita ng referee na hilong-hilo pa ito, winagayway na ng referee ang kamay niya. Indikasyon na tapos na ang laban. Kaya panalo po via first round technical knockout ang Pinoy na si Michael Dasmariñas. Umabanti na po ngayon ang record ni Dasmariñas mga tol sa 36 wins, 3 losses and 2 draws with 25 knockouts. Habang bumagsak naman po ang record ni Eduardo Esquivel sa 16 wins, 5 losses and 1 draw with 5 knockouts. Sa kabilang banda naman mga tol, nasilat po ang kampiyon sa IBO Super Bantam na si Liam Davis. Yan po yung dating naliling kay Janrel Casimero. So sa kakatapos lang din po ng laban niya kanina sa UK, tinalo po siya ng kapwa niya British boxer na si Sabas Masud sa pamamagitan ng split decision. Dahil dyan mga tol, naagaw kay Liam Davis ang IBO Super Bantamweight World Title. Nakalasap po ng kauna-unahang talo si Davis. Bumagsak na po ang record niya sa 16 wins and 1 loss with 8 knockouts. Habang nananatili pong walang talo itong si Sabas Masud, umabanti na po ang record sa 14-0 with 4 knockouts. Kung pupunta po tayo sa WBC ranking mga tol, nasa rank number 5 po itong si Liam Davis. So dahil natalo po itong si Davis mga tol, babagsak po yan sa ranking. Habang si Casimero na nasa pang number 7 spot sa WBC, malamang aakyat po yan. At baka mailagay pa si Casimero mga tol sa rank number 5 kapag natalo din itong si Sam Goodman kay Naoya Inoue sa December 24. Kasalukuyan po kasing nasa number 6 spot itong si Sam Goodman. Kaya magandang pagkakataon po yan para kay Casimero mga tol na umakyat sa ranking sa WBC. Sa iba pang balita mga tol, matapos po nating maibalita na panalo at nabawi ni Ushaki Poster ang WBC Super Featherweight World Title niya dito kay Robson Conceicao. Nang talunin ni Poster sa rematch itong si Robson Conceicao sa pamamagitan ng split decision kanina lang. Nanalo nga din po sa undercard na yan mga tol ang prospect ng lightweight na si Raymond Moratalia. Pinabagsak agad niya sa round 2 itong si Jesus Antonio Perez Campos at nakuha ang panalo via second round technical knockout. Nananatili pa rin pong walang talo itong prospect ng lightweight mga tol. Umabanti na ang record sa 22-0 with 17 knockouts. Agad-agad nga po niyang hinamon mga tol ang mga kampiyon sa lightweight na si WBC Lightweight World Champion Shakur Stevenson, IBF Lightweight World Champion Vasily Lomachenko at WBO Lightweight World Champion Denis Berenchek.